Magandang araw! Isang kapanapanabik na kwento ang inyong maririnig sa araw na ito. At ako, si Ate Ella, ang inyong guro ngayong araw. Marahil ikaw lagi ay may mataas na marka sa inyong klase. O kaya naman, may magandang gawa sa inyong art class. At minsan, nasasabi natin sa iba kung gaano tayo kahusay. Tama ba? Talaga namang napakasarap sa pakiramdam na naibabahagi natin sa iba kung ano yung mga magagandang bagay na nagagawa natin o nakukuha natin. At nasasabihan tayo ng magagandang salita katulad ng, ang galing mo naman! O kaya naman, ang talino mo naman! O masasabihan tayong, ang husay mo naman! Nasabi na ba sa inyo ang mga salitang ito? Apa! Ngayong araw, ang pag-aaralan natin ay may kinalaman sa kung ano ang dapat nating gawin kapag tayo ay nakakarinig ng mga papuring salita dahil sa nagawa o nakamit natin. At ito ang itinuturo sa atin ng Biblia, ang maging mapagpakumbaba. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Tayo ay umuko at pumikit. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Sana po ay gabayan, ingatan at tulungan niyo po kami na maintindihan ang aming aaralin ngayong araw. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo muling sumayaw at kumanta, inyo munang i-like, i-heart at i-share ang ating video sa iba niyo pang mga kaibigan, kapamilya at kalaro. Maligayang panonood! Kamusta mga bata? Ako si Ate Jamaica, ang magtuturo sa inyo ng ating bersikulong sasauluhin ngayong araw na ito. At ang bersikulong ito ay ang magpapaalala sa atin na ang taong mapagkumbaba ay may nakalaang regalo. Kaya't makinig mabuti mga bata at akin na muna ito mabasahin. Mula sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 22, Talatang 4, ito ang sinasabi, ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Tunay na may nakalaang regalo ang mga taong mapagpakumbaba sa Diyos at maging sa lahat ng mga tao. Ngayon naman, akin na ulit babasahin at inyo namang sundan. Mga Kawikaan, Kapitulo 22, Talatang 4, ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Nasundan ba mga bata? Apa! Okay, lagyan naman ito natin ngayon na aksyon upang mas masaulo ninyo ito agad. Sundan niyo muli si ate. Mga Kawikaan, Kapitulo 22, Talatang 4. Ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Mahuhusay! Tiyak na masaulo ninyo ito agad. Ngayon naman, tayo nang makinig sa ating aralin. Maligayang pakikinig! Kamusta kayong lahat? Tara, samahan niyo ako at pakinggan ang ating aralin sa araw na ito. Ang ating kwento ay matatagpuan sa Aklat ng mga taga-Pilipos, Kapitulo 2,
talatang 1 hanggang 11 na may pamagat na maging mapagpakumbaba. Marahil malimit nating nagagawa o nasasabi na mas magaling o mas mahusay tayo sa ating mga kaibigan. Ngunit, hindi ito ang nais ng Diyos na gawin natin. Ang turo niya sa atin ay palagi tayong maging mapagpakumbaba. At ito ang matutunghayan natin sa ating kwento. Atin ang simulan at makinig ng mabuti. Alam ko na marami na kayong narinig patungkol kay Jesus. Siya ang unang naging ehemplo natin kung paano maging mapagpakumbaba. Ang kanyang salita ay nagtuturo na palagi nating unahin ang kapakanan ng iba kaysa sa ating sariling kapakanan. Ito ang ginawa ni Jesus dito sa lupa. Kahit na siya ay makapangyarihan sa lahat, hindi siya gumawa ng para sa sarili lamang niya. Kundi, siya ay nagsilbi sa mga tao. Tama! Ito ang kanyang ginawa. Kahit na si Jesus ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, siya ay buong pusong nagsilbi sa atin. Hindi siya naparito sa lupa para siya ay pagsilbihan, kundi siya ang magsilbi sa atin. Diba? Si Jesus na ating Panginoon ay nagpakumbaba. Nagkatawang tao upang tayo ay pagsilbihan. Grabe! Sino kaya sa inyo ang may nais na magsilbi imbis na pagsilbihan? Ito ang ginawa ni Jesus dito sa lupa. At hindi lamang iyon. Siya ay buong pusong nagpakumbaba, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Sino kaya ang magbibigay ng kanyang sariling buhay upang iligtas tayong mga tao? Meron kaya? Si Jesus lamang ang gumawa nito para sa ating lahat. Kaya't marapat lamang na tayong lahat ay buong pusong magpasalamat sa Kanya. Itaas, dakilain, at bigyan ng pinakamataas na papuri at parangal. Lahat tayo ay lubusang magpakumbaba sa Kanyang harapan dahil Siya lamang ang ating tagapagligtas. Katulad ng nabanggit natin kanina sa ating bersikulong sasauluhin, maging mapagpakumbaba sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa ating Diyos. At sa tuwing makakarinig tayo ng papuri mula sa ibang tao, huwag na tayong magyabang pa, kundi tayo ay magpasalamat sa kanila o kaya naman ating sabihin, hindi ko ito magagawa o makukuha kung walang mga taong tumulong o sumuporta sa akin. Okay ba yon, mga bata? Okay, ito ang katangian na dapat nating ipakita at dapat nating gawin sa harapan ng ating Diyos. Maging sa lahat ng tao. Maging mapagpakumbaba. Nawa ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw. Ating palaging tularan kung ano ang ginawa ni Jesus. At bilang pagtatapos natin ngayong araw na ito, tayo nang manalangin. Magpakumbaba sa ating Diyos at magpasalamat sa Kanya. Tayo nang yumuko at pumikit. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa amin pong narinig tungkol sa inyo. Sana po ay tulungan niyo po kami maging mapagpakumbaba. Mahal na mahal po namin kayo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood sa ating Kids TV. Paalam!